Patuloy na nagtatagumpay ang paglilingkod at pangangaral ng mga care groups sa Palawan Mission Territory. Sa Santa Cruz, Palawan, 10 tao ang naihatid sa bautismo bunga ng Care Group Ministry at Mission Initiative na Palawan for Christ. Nagbabalita si Ejen de la Cruz. Muli na namang nasaksihan ng mga kapatirang bumubuo ng iba't ibang care group ministries dito sa Palawan Mission ang kabutihan at pag-ibig ni Kristo. Kasabay ng iba't iba ring kaganapan ng bautismo sa buong teritoryo ng Palawan na resulta ng taon-taong inisyatibong tinatawag na Palawan for Christ, kasama rito ang 10 kaluluwa mula sa Barangay Santa Cruz, Puerto Princesa City. At sa parehong araw rin ay ginanap ang isang napakatamis na pakikipagtipan ng dalawang magkasintahang binyagan. Ito ay parehong ginanap sa pinakamasayang araw na ating sineselebra sa isang linggo, araw ng Sabat, 14 ng Mayo taong kasalukuyan. Kasama sina Pastor Jonathan Cordial, ang Care Group Ministries Director na nanguna sa seremonya ng bautismo, at si Pastor Ramil Rey naman sa kasalan bilang Family Ministries Director. Punong-puno ng galak ang mga miyembro ng Care Group Ministry ng Bakungan Seventh-day Adventist Church sa resulta ng kanilang nasaksihan sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang care group na ito ay pinangunahan ng mag-asawang Carlos at Rebecca Andales. Ako po ay masaya sapagkat ang Panginoon ay mula nung aming maitatag ang church na ito sa tulong niya, ay nagbunga ito nga, nagkaroon kami ng gawain, at yung ibang mga kapatid na di na nagsisimba ay nanumbalik, at yung iba naman ay yung mga iba naming dating nadalaw noon, at ngayon ay ito na nga sila ay mga nabinyagan na tumanggap na sa Panginoon. Meron po tayong nabinyagan dito na tatlong pamilya, pero dahil po sa pandemic meron pong mga nagpahinga. Pero sa gawain po na ginawa natin ngayong sa care group po ay nanumbalik po sila at may mga nabinyagan po. Ang kasalukuyang tinatayong iglesia naman sa Barangay Santa Cruz ay nasimulan dahil sa inisyatibo ng isang kapatid na tumugon sa panawagan ng Diyos noong nakalipas na taunang malawakang pangangaral na Palawan for Christ noong 2018. Noon sa Mindanao, ako isang Katoliko, na-convert ako, pero may hinahanap ako kasi wala ako sa Sabat, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dito sa Palawan, dito pala mas nakaroon ako ng kapayapaan. Saksihan rin ang pag-iisang dibdib ni Ramil Lanado Jr. at ni Kayla Joy Esteban kasabay ng araw ng kanilang pagtanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sobrang halaga po yung napalapit po kami ngayon sa Panginoon. Natutunan rin namin kung paano itong magmahalan, paano mahalin yung Diyos. Ang mga banal na seremonyang ito ay nagmula at hubog sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Hatid ang balitang may pag-asa, ako po si Ejen Joy de la Cruz para sa Hope Today, NPUC News.